Yo mga idol, kumusta? Isa na namang napakalaking upset ngayon ang nangyari no sa laban ni Melvin Jerusalem kontra kay Yudai Sigioka. Panalo po si Melvin Jerusalem kamakailan lang sa ginanap na laban sa Japan. Dalawang beses bumagsak ang kalaban, una sa first round. And din ang pangalawang pagbagsak is nasundan ito ng pang-anim na round na. Kaya yan ang dahilan kung bakit binabaan ang hurado ng split decision. Masyado namang halata kung manalo pa rin ang hapon na dalawang beses na bumagsak, no? Kaya okay na yan yung split decision na nangyari kasi umabot din naman sa decision ng round ang hapon na yung defending champion ng kalaban ng ating pambato, no? Kaya isang napakalaking karangalan na naman ang hatid sa ating pambato kay Melvin Jerusalem kasi naubos ng mga world champion natin, kaya buti na lang may magandang blessings na nangyari kay Melvin Jerusalem, kaya nagkaroon na tayo ulit ng panibagong champion, no? Siya na ngayon ang kasalukuyang WBC o World Minimum Weight Champion. Ayan. Kaya thankful, maraming salamat kay Melvin Jerusalem at tinayo niya ulit ang bandila ng Pilipinas kasi naubos na lahat ng mga champion natin. Ayan. Kaya malaking siya, maganda at magandang sinyalis ito para sa 2024. Yung pambungad ni Melvin Jerusalem, nagkaroon na tayo ulit ng world champion, no? Mga idol. Kaya para malaman nyo, sit back and enjoy. Pero bago ang lahat, isang one-two combination naman ang ilalagay nyo sa ating munting YouTube channel. Pakisubscribe na lang at pakilike. And then pakiclick na rin ang all bell button. Nang sa ganun ay ma-update kayo sa lahat ng video ko pang gagawin, no, mga idol. At andun, ma-notify din ang lahat ng mga kaibigan nyo na nasa ibang bansa. Para pala sa ating mga ka-idol na OFW, ayan, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, no, mga ka-idol dyan. Okay, sit back and enjoy. Panoorin nyo hanggang sa dulo. Okay, yun ang unang pagbagsak ng kalaban, no, yung sa round 3. Ayan. Yan ang isa sa dahilan kung bakit nagdala na ngayon sa kartada ni Melvin Jerusalem na may 22 wins and then 12 knockout, 2 losses. Tapos yun ang unang nagpa-suffer kay Yudai Sigioka, yung kauna-unahan niyang tikim ng talo, no. Naghati na ngayon sa kartada din sa kay Yudai Sigioka ng 8 wins and then 1 loss. Okay, panoorin pa natin ang susunod na mangyari nito, no, mga idol. Okay, ito na ang pinaka-pinali, no, mga idol. Pero bago ang lahat, huwag nyo munang kalimutang mag-subscribe at mag-like ng ating munting YouTube channel. Yan, maraming salamat po sa lagi nyong pagsuporta ng ating munting channel, no, mga idol. Yan, ito na. Nagbubunyi ng Filipino community dyan sa Japan ngayon.